Kumusta mga boss? Sigil TV here. Sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ba natin i-turn off ang auto-update ng ating globe at home. Ito yung kagandahan nito dahil marami sa atin na hindi nila alam kung paano i-turn off ang auto-update ng globe at home dahil kapag nag-auto-update yan ay hindi mo na siya ma-open line. Lalo na kung ikaw ay galing sa 2.0 na say LT, s10g, ang version mo ay 2.0 tapos bigla ka mag-auto-update ng 2.10.1 at mahihirapan na tayong i-open line ang iyong modem. Kung ikaw ay 2.0 tapos naka-open line ka na at ito ay nag-update, ayan, maglalak na ang iyong globe at home. Kaya sa video natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano natin aagapan na hindi mag-auto-update ang ating pinakamamahal na globe at home. Simulan na natin mga boss. Ayan, kailangan lang natin pumasok sa ating dashboard ng ating globe at home. Dito ay nakalagin ako. Punta ka lamang sa device setting. Ito ay version nito ay s10g 2.03.3. Dati itong 2.0. Ito yung sa old version. Ito muna ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko rin sa inyo yung sa bagong version na 2.10.1. Ayan mga boss. Dito ay click natin ang device setting. Click natin ang advanced setting. Sa bandang baba, makikita natin ang TR069. Ayan. Makikita natin dito, dito kasi ay tinurn off ko na siya, pero ang default niyan ay nakalagay production configuration. Ang mangyayari dyan, pwede siya mag-auto-update at mag-lock na sa globe ang inyong modem. Ito yung para sa mga hindi pa open line, pero kahit na naka-debrand na tayo, mas maganda kung ite-turn off na natin ito. For safety na rin. Ayan. Dapat naka-staging tayo. Ayan. Tapos, click natin ang apply. Ayan. Pag nakalagay na staging configuration, click apply. Ayan. Nakalagay dapat ay success. Ayan. Ngayon mga boss, papakita ko rin sa inyo yung bago sa latest version para mayroon din kayong idea. A few moments later. Ngayon mga boss, i-test naman natin ay yung latest version ng 2.10.1. Ayan. Kailangan lang natin ulit mag-login. Ito ay hindi ko na nilagyan ng SIM card dahil ang aking SIM card ay nakakabit sa old model. Dito tayo sa login. User lang to mga boss. Halos the same lang naman. Binibigyan ko lang kayo ng ideas para hindi kayo malito. Yung iba kasi porkit old version ay nalilito na sila. Pero halos the same lang din naman ang process. Ayan. Click lang natin ang device setting. At pag naklik na natin yan, click natin ang advanced setting. Basta pinakababa lang, yeah, marami kang makikita dyan. Pinaka pangatlo sa baba, yeah. TR069. Yeah, makikita nyo dito, ibang-iba siya doon sa old version ko. Wala masyadong description sa baba. At nakalagay ay production configuration. Ibig sabihin yan mga boss, yan pa rin yung stock na setting niya. Na kapag may mga bagong update ang globe at home ay automatic yan, nakokontrol nila at para mag-automatic update ang firmware version ng globe at home device. Ang gagawin natin ngayon ay ite-turn off na natin. Staging configuration tayo. Makikita nyo, malaki nga yung pagkakaiba niya. Walang lumalabas na mga description, di gaya ng isa ay mayroon. Na-click lang natin ang apply.
Yan mga boss, kapag wala pa lang internet ay hindi siya gumagana. Kailangan meron tayong internet connection. Lalagyan ko siya ng SIM card. A few moments later. Ayan mga boss, nilagyan ko na ng SIM card ang aking Globe at Home. Ayan. Tignan natin ang login. Hintayin lang natin. Naka-Globe tayo. Hintayin natin yung signal. Naglo-loading pa. Pagka ganyan lang lumalabas ay kailangan natin mag-sign in. System setting. At restore factory setting. Yan, mapapansin nyo nakalagay sa kanya ay limited connection, no service. Yan. Pinakamagandang gawin ay restore factory setting muna natin. Para bumalik. Ayan, antayin natin. Yan, mapapansin nyo, saka lang, kumunik tayo sa wifi, disconnect ko muna si Rocket SIM. Istorbo. Yan, nandito tayo ulit. Yan, restore factory setting ko para bumalik yung signal kasi nawala siya eh. Yan, ganyan lang gagawin nyo. Yan, naka-gomo yung nilagay ko. Yan. Login lang ulit tayo. Device setting ulit. At advanced setting. Napin natin ang TR069. Wait, antayin lang ulit natin. Nag-log out siya. Refresh ulit. Device setting, advanced setting, at napin natin ang PR069. Dito makikita natin ang production configuration. Dito kasi tayo hindi nagtuloy dahil naghahanap siya ng internet. Ayan, nilagyan ko na siya ng GOMO. Ayan, click natin ang apply. Ayan, makikita nyo mga boss na nag-successful na ang ating pag-turn off ng auto-update. Ayan, ang gagawin natin ay double check natin kung naka-turn off na ba siya. Dito ulit sa device setting, advance. Ayan, TR069. Ayan, okay na ang ating Globe at Home at hindi na ito mako-control o mag-auto-update ang ating modem. Ayan mga boss, sana ay meron kayong bagong natutunan na naman sa video na to. Sana ay like nyo ang video na to at mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel. At ang mag-like ng video na to ay suswertehin ngayong araw na ito. Ayan mga boss, maraming salamat sa suporta nyo. Sana ay patuloy nyo suportahan ang aking mga video na mga i-upload ko sa mga susunod na linggo o araw. Maraming salamat mga boss!